virus ay isang pamilya ng mga viruses. Maraming klase ito na pwedeng makahawa sa tao man o sa hayop. Sa araw-araw nating pagkikisalamuha sa iba't ibang tao, hayop o bagay na pwedeng pinanggalingan ng virus, pwede tayong mahawa. May mga coronavirus na hindi naman ganun kalalang umatake sa kalusugan ng mga tao na pwedeng maagapan pa ng tamang lunas. At may mga coronavirus din na sobrang mapanganib at pwedeng ikamatay. Kung natatandaan ninyo ang naging usap-usapan na coronavirus noong nagdaang taon na kinatakutan at kumitil ng buhay ng marami, ang SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome at ang MERS na tinawag na Middle East Respiratory Syndrome. At ngayon, may bagong coronavirus na kumakalad at mapanganib sa tao. Ito ang Wuhan coronavirus o ang tinatawag na 2019 nCoV. Saan nga ba at paano nagsimula ang coronavirus na ito? Nagsimula ito sa palengke sa Wuhan, China. Kilala ang palengke na bilihan ng mga iba't ibang klaseng hayop, wild o domesticated animals. Buhay o patay at ibinebenta nila ito. Ginagawa nilang soup dahil yon ang hilig ng karamihan sa mga Chinese. Nagsimula ang virus sa animal na napunta sa tao. At ngayon, dumadami na ang nahahawaan ng virus na ito, lalo na sa mga mabababang resistensya sa katawan, kasama ang mga bata at matatanda. Mapanganib dahil hindi mo alam kung nahawaan ka na ng mapanganib na virus na ito. Akala mo simpleng sakit lang, pero huwag kang pakampante. Mas maagang lunas, mas mabuti. Ang mga sintomas na kailangan mong malaman: lagnat, ubo, hirap sa paghinga, problema sa tiyan, pagtatae, pananakit sa iba't ibang parte ng katawan. Pag lumubha ito at hindi naagapan, maaaring magkaroon ng sobrang taas na lagnat, pulmonya, pagkasira ng kidney. Idagdag mo na ang pagbaba ng resistensya ng katawan at pagbagsak na pwedeng ikamatay ng tao. Paano ba natin maproprotektahan ang ating sarili sa coronavirus na ito? Madali lang. Palakasin ang resistensya ng katawan. Kumain ng masustansya. Ugasan ng maigi bago kainin ang mga prutas o gulay. Lutuin ng mabuti ang karneng kinakain. Iwasang kumain ng mga karneng hilaw. Uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Mag-exercise. Huwag magpupuyat. Matulog sa tamang oras. Laging maghugas ng kamay. At pag lumabas sa madaming tao, magsuot ng mask. Sabi nga nila, ang kalusugan ay dapat pangalagaan. Ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa pagalingin. Kung nakatulong ang video ito, pag-share para sa kaalaman ng karamihan. Maraming salamat.